Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin kung saan ba kayo makakamura, kung Taytay Rizal ba, or Taytay Changi ba, or Divisoria, or Baclaran. So, para sa akin, no, ito lang naman yung na-observe ko na naman, dahil syempre, pabalik-balik tayo dyan sa area na yan, syempre, pinagko-compare ko din yung price. Para mas maintindihan natin dun sa observation ko ng mga price list doon sa Taytay Changi, then Divisoria, and then Baclaran. Bago natin umpisahan yan, gusto ko muna syempre, pag interested po kayong i-follow po ang aking Facebook page, ilalagay ko po sa screen yung aking front ng aking Facebook page. Kapag po interesado po kayo ng mga updated ko mga video, please paki-follow po ang aking Facebook page. And then syempre, kapag halimbawa interested naman po kayong mag-order ng mga 18K Saudi gold na talagang nasasanla po siya, and then legit supplier po kami. Thank you po. Maraming salamat po. So anyway, punta na po tayo doon sa topic natin ngayon, kung saan po ba kayo mas makakamura. May mga nagtatanong kasi may nagme-message po sa akin kung saan daw ba sila makakamura, kung worth it ba pumunta ng Taytay Changi pera doon sa Divisoria. Siyempre, yung pinag-uusapan natin dito tungkol sa supplier ng mga damit, ng mga dress, yung mga trending na trending, tsaka BKK. Para sa akin, no, dahil siyempre, nakapag-vlog na tayo sa Taytay Changi ng ilang beses, tsaka siyempre sa Divisoria, tsaka sa Baclaran, dahil doon naman umiikot yung ating video, no, yung ating vlog. So sa akin, no, kung halimbawa, bibili kayo ng mga damit, ng mga dress, kasi dalawang ano yan eh, dalawang ibig sabihin kung bakit pupunta kayo ng Taytay Changi. Kung pupunta kayo doon para magbenta ng pangnegosyo nyo, yung talagang bultuhan, yung talagang malalaking sako or plastic na transparent yung bibili ninyo, kung pupunta lang ba kayo doon for personal use para magamit niyo yung mga dress for occasion or panlakad ninyo, di ba? Kung pupunta naman kayo doon pagdating sa gusto niyo mainegosyo yung mga damit, pwedeng-pwede po talaga kayong pumunta ng Taytay Changi, kasi doon talaga kaya nga siyang RTW, kasi nga sobrang mura. Sa tingin nyo, makakatubo pa rin kayo kahit pa paano. For example, yung mga short, yung mga panlalaki, yung mga blouse, mura po doon sa Taytay Changi kapag marami po kayong kukunin. Siguro, pwede na po yung mga 50 to 100 and above. Yung mga short tsaka mga blouse, yung mga price lang doon umaabot ng mga 15 hanggang 35 pesos. Lalo na yung mga crop tops. Pero syempre, kapag mura, maganda din naman yung tela. Pero kung hindi kayo nagbe-base sa tela at nagbe-base lang kayo doon sa pagkakakitaan nyo kung may tutubuin ba kayo doon, okay na okay talaga sa Taytay Changi kung marami po kayong kukunin. Pero kung halimbawa, pupunta lang naman kayo sa Taytay Changi for personal use, for example, for 10 pieces lang na kukunin nyo, hindi siya para sa akin worth it, no? Kasi, syempre, yung mga binibenta naman sa Taytay Changi, napupunta naman din yan sa Divisoria. Kung bagado naman sa Divisoria, okay naman, kasi kung halimbawa, naghahanap kayo ng mga dress na mga trending ngayon, like BKK, meron naman sa Baclaran, tsaka Divisoria. Halos pareho lang din naman yung price, medyo siguro konting mababa lang ng 20 to 30 pesos doon sa Taytay Changi. Pero pagdating naman dito sa Divisoria, kahit may konting kataasan yung benta nila, for example, sa Taytay Changi nasa 150, tapos dito 200 pesos sa Divisoria, pwedeng-pwede na yun sa akin for personal use lang naman na gagamitin na damit. Kung for business naman yung talagang pupuntahan ninyo, why not na pumunta kayo ng Taytay Changi? Pero para sa akin, no, makakatipid kayo sa Taytay Changi. Mas maganda malaki yung bultuhan yung kunin nyo, dahil dun sa Taytay Changi talaga, mga bultuhan po talaga yung kumukuha doon. Talagang hindi siya karton eh, talagang malaking plastic na transparent na punong-puno ng iba't ibang kulay ng mga dress, ng mga tops. No. Meron silang mga minimum of orders. For example, mga 50 pieces and up, and then minsan assorted din. Pero kalimitan naman doon sa Taytay Changi, pwede siyang out-sorted, pero depende sa supplier na makikita nyo doon sa Taytay Changi. Pero karamihan, isang design, isang kulay, isang plastic na malaki, and then sa other color naman, isang color din naman, halimbawa for example dun sa isang sako dress na color red lang lahat yon, pero free size naman lahat ng kalimitan dun sa Taytay Changi. Tapos dito naman sa isa color green na dress, pero same pa rin naman yung itsura ng dress, depende kung iibahin mo yung kulay pero iba yung design. So ganun yung sa Taytay Changi na napansin ko doon, isang kulay, and then pwede rin naman sigurong assorted, depende nga sa supplier na makikita nyo doon sa Taytay Changi. Or kaya kung halimbawa
meron kayong gustong ipagawang sarili niyong design, pwede rin kayong makipag-usap dun sa supplier ng mga mananahi doon sa Taytay Tiangge kung meron kayong ibang gustong design ng mga damit na gusto niyong ibenta. Pero again, syempre, medyo malaki din yung puhunan doon kapag halimbawa gusto niyong magpagawa ng sarili niyong design. Worth it naman yung pagpunta ng Taytay Tiangge kasi kikita naman kayo. Katulad dito sa mga binili kong dress na minsan ino-OOTD ko kasi syempre, minsan gusto kasi ng viewers na makita din yung suot ko kasi para magkaroon sila ng idea kung gaano kalaki yung dress, kung gaano kahaba. So, sinusuot ko kasi para kahit pa paano maging model tayo dahil sa mga dress na binibili natin sa Taytay Tiangge, no? Yung mga price naman doon, nasa 200 to 280 pesos yung mga dress doon. So, kung bibili lang kayo ng mga 3 pieces and up, yung kanyang price nasa 190 to 240 pesos. So, medyo mura naman, pero kapag iisipin mo kasi, kung tatlong piraso lang naman yung bibilhin mo sa Taytay Tiangge, yung pamasahin nyo pa lang, wala nang matitira sa inyo, talagang lugi na lugi kayo, tsaka haggard pa kayo pagpunta doon kasi sobrang init, tsaka ang dami talagang lalakarin sa Taytay Tiangge. So again, for business talaga yung maganda doon sa Taytay Tiangge, kung marami talaga kayong kukunin. Pero kapag dito naman sa Divisoria, mas okay din kasi yung mga damit din naman na makikita nyo sa Taytay Tiangge, makikita nyo din naman sa Divisoria, tsaka sa Baclaran. Mas maganda pa rin sa Divisoria kasi para mas makatipid din kayo ng pamasahin ninyo, ng effort ninyo, hindi kayo masyado maglalakad. Kahit pa paano, diba? Aircon pa din sa Divisoria tsaka sa Baclaran. Kasi dun sa Taytay Tiangge talaga, sobrang init, hindi dun masyado. Talagang papapawisan ka dahil, kaya mag-ingat ka dun pagpunta dun. Yun lang naman yung i-share ko ngayon, no? Kasi hindi ko naman lahat alam yung lahat ng detalye. Pero for me, no, sa observation ko, mas maganda yung Taytay Tiangge for business. Pero kung halimbawa for personal use lang naman, mas maganda pa rin na pumunta kayo sa Baclaran and then sa Divisoria para masyado hindi ganun ka hindi ganun ka-toxic yung biyahe din, di ba? So, yun lang yung may share ko sa inyo ngayon. And then, sana nakapag-share ako ng maayos, no? Hindi ko naman lahat memorize lahat ng price dun sa Taytay Tiangge and then dito sa Divisoria kasi halos pareho lang din naman yung presyo. Gusto ko lang pala mag-thank you sa lahat ng subscribers ko sa aking YouTube channel and then syempre sa aking Facebook page dahil sobrang nakakatuwa dahil na-approve na tayo sa Facebook page ng star, no, binigyan na tayo ng Facebook ng star. So, pwede po kayo mag-donate or magbigay ng stars para sa aking Facebook page. Ito lang yung aking video ngayon. Na nakatulong naman po itong video ko ngayon. And then, maraming salamat po sa pag-subscribe, pag-follow po ng aking social media account. Thank you guys for watching and please, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and then pakifollow po ang aking Facebook page. And then, yung aking shop po, syempre. You guys, huwag niyo pong kakalimutan pakipindutin yung bell dito sa baba para lahat syempre ng aking video ma-update po kayong lahat. And then syempre, paka-subscribe po ng aking YouTube channel for more update ng aking video. Thank you guys for watching. Bye-bye!